afternoon as we study and listen to the preaching of God's word. Can I ask everyone to please stand as we read the word of God? We stand in reverence to the word of God. Kaya po natin ginagawa to. We acknowledge the authority and the power of God's word. So we'll be reading in Mark chapter 5, starting in verse 1 to 20. So if you have your Bibles with you, open with me. Basahin natin. Kung wala naman po, imagine with me habang binabasa ko to, or maybe our tech could show it here sa ating keynote. Okay po ba yon? Mark chapter 1, Mark chapter 5, starting in verse 1, they came to the other side of the sea, to the country of Gerasenes, and when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of tombs a man with unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Verse 4, for he had often bound with shackles and chains, but the wrench the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. And crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." For he was saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." And Jesus asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion, for we are many." Verse 10, and he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him, saying, "Send us to the pigs, let us enter them." So he gave them permission, and the unclean spirits came out and entered the pigs. And the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea. The herdsmen fled and told it in the city and in the country, and people came to see what it was that had happened. And they came to see Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed and in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. Verse 17, and they began to beg Jesus to depart from their region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. Verse 19, and he did not permit him, but said to him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." And verse 20, and he went away and began to proclaim in Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. This is the word of the Lord this afternoon. Let's just commit this time. Panginoon, maraming salamat sa salita mo. Lord, we acknowledge your presence in this place. Lord, inadalangin po namin ngayong hapon na to na buksan mo po yung puso namin, yung isipan namin upang mas lumalim ang aming pangunawa dito sa salita mo. Lord, I pray God for your revelation, Lord, despite, Lord, kung naman yung mga pinagdadaanan namin sa season ng buhay namin ngayon, Lord. This afternoon, Lord, speak to us, reveal yourself, Lord, and today, we choose to honor you and give glory to you. In Jesus' name we pray, amen. Pwede na po tayo magsiupo. Ngayong hapon po, nasa ikalawang yugto na tayo ng series nating pinamagatang Renew. And I'm just curious, who among here, you were here last week, nandito ka po, you were able to start this series, and maybe majority of you, wala po kayo dahil alam naman natin, medyo bad weather tayo, may bagyo. And don't worry, meron naman po tayong live stream, or maybe napanood nyo hopefully yung YouTube natin. Kung hindi, you can visit our website. And actually, this series, ang goal po ng series natin is for us to have a deeper understanding of the gospel. When we say deeper understanding, yung gospel po kasi hindi lang naman siya para sa salvation natin, para mapunta tayo sa heaven. Pero yung gospel po, ginagamit din po natin yan upang harapin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. So basically, ito pong series na to, kaya po rin nyo, kasi ang goal po ng Panginoon para sa atin is hindi lang tayo iligtas sa kasalanan, pero baguhin niya tayo sa pang-araw-araw. Kaya nga last week when we talked about this woman, yung Samaritan woman, we talked about rejection, di ba? Parang sobrang nakarelate ka na, di ba? Kahit sa dami-daming rejection na pinagdaanan mo, kay Jesus tanggap ka niya, di ba? Na sobrang you felt renewed, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang na-renew? Di ba? Parang fresh na fresh siya, naka-powder, naka-makeup, right? And alam nyo, ngayon, pag-aaralan natin, pag-uusapan natin, it's another issue po. And the reason why we wanna address it by the gospel, because what we need to understand that the gospel is a timeless solution
to life's recurring problems. Dito po sa mundo ginagalawan natin, hindi naman nauubos yung problema dito. Diba? Tama po ba? Sino dito wala kang problema? Baka yan ang problema mo kung wala kang pinaproblema ngayon, di ba? For some reason, parang as much as we want to, di ba, parang be freed from any form of problems, it seems like hindi nauubos yung problema natin. Kakabayad mo palang ng Meralco, kinabukasan may problema ka naman, yung tuition fee ng anak mo, or nag-aaway yung anak mo, di ba, yung kapatid niya, and all that. And the reason why we want to address this by the gospel, what we need to understand is this, minsan po sa buhay natin, may mga pagkakataon or sitwasyon na as much as you want to put any types of intervention, nag-ask ka na ng counsel, nag-ask ka na ng medical help and all that, but for some reason, parang alam mo lang na hindi siya masolusyonan. Have you ever felt that? Alam mo yun, have you ever experienced that na parang you've tried all ways wherein it could help you pero hindi ka talaga masolusyonan yung problema mo? And the reason why we want to talk about the gospel because it is a timeless solution wherein yung divine intervention ng Panginoon, bumaba siya dito sa lupa upang solusyonan lahat ng problema ng tao. And when I say gospel, I hope you won't get me para maging ano kayong pilosopo ka, di ba? Kunyari, nawalan ka ng trabaho, umuwi ka sa bahay nyo, tapos tinanong ka ng misis mo, alam mo, love, wala na akong trabaho, tapos anong sasagot mo sa misis mo, di ba? Sabi ni pastor, gospel lang yan. So gospel lang, dito lang tayo sa bahay. Hindi po ganun yun, okay? Or maybe nag-aaway kayo ng asawa mo, hindi, gospel lang yan, love. Hindi po ganun yun. When we say deeper understanding of the gospel, there are moments that we would experience hardship and trials. Pero dahil nag-grow yung revelation mo sa gospel, may mga moment na meron kayong miscommunication ng asawa mo, ang hirap mag-submit, ang hirap mahalin. Pero dahil ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon, therefore the gospel empowers you to love your spouse unconditionally. May mga moment na mawawalan ka ng trabaho, pero the gospel tells you that there's hope, that there's grace, that there's provision, therefore, hindi ka magsasawang maghanap ng trabaho. There are moments na mare-reject ka to the singles here, di ba, na parang nakailang ligaw ka na, pero dahil alam mong the gospel is the timeless solution, therefore, you're secure, darating din yung time, jackpot ka rin, taya ka lang ng taya, di ba? So, hindi ka magkakaroon ng asawa kung hindi ka sumusubok, okay? Kaya mga ladies deal, di ba, parang nag-aantay lang naman kayo, inaantay nyo lang naman talaga yung mga guys, right? And this afternoon, sobrang excited ako kasi yung next issue po na pag-uusapan natin is we're gonna talk about oppression and brokenness. Kanina, binasa po natin yung text natin, di ba? Parang of all the stories in the Bible na pag-uusapan natin, bakit yung demon possessed, di ba? Parang grabe naman, pastor, baka mayroong mag-manifest dyan and all that, di ba? Parang wala naman na tayong sapi kasi di ba in Christ, we are already a new creation, the old has gone and the new has come. So we are no longer owned by the devil, but it is Jesus Christ who owns us, right? Pero what we need to understand is the reason why it's not possession but oppression, di ba? John 10:10 says, the enemy came to steal, kill, and destroy. Ibig sabihin, hindi ka niya mapoposes dahil na kay Kristo ka na, pero pwede ka niyang i-oppress, pwede ka niyang i-influence, pwede ka niyang patayin yung mga pangarap mo na binigay sa iyo ng Panginoon, pwede niyang nakawin at pwede niyang sirain yung future na binigay sa iyo ng Panginoon. So when we define this word oppression, basically ito po yung ibig sabihin niyan, it's a prolonged, cruel, or unjust treatment or control. Ibig pong sabihin, ito yung mga sitwasyon sa buhay natin na parang meron kang, alam mo yun, you're in bondage. You're enslaved to this situation wherein parang as much as you don't want to do this, pero you can't help yourself, pero bumabagsak ka lang. Alam mo yung feeling na parang gusto mo namang baguhin to sa area ng buhay mo, pero hindi mo talaga matalikuran. And I don't know about you, ano yun, maybe it's a form of lying, gossiping, immorality, and I don't know. Kasi alam naman natin, ang Panginoon lang naman talaga ang nakakakita sa atin. But what we need to understand, alam mo, yung effect po ng oppression, ng brokenness, it's something na you would want to happen sa buhay mo. Ayaw mo mangyari sa buhay mo. Bakit? Marami ng pamilya ang nasira dahil dito. Could it be that some of us here, hindi kasi tayo nakinig sa bilin ng lola natin? Diba? Alam niyo po yun, yung nagsimula ka lang sa patikim-tikim, yung pinilit mong gustuhin, tapos bisyo yung nagsimulang lumalim, kaya ngayon ano nangyari sa'yo?
You're in bondage. You're addicted to this stuff wherein as much as you wanna let go, itong alcoholism, itong yung smoking or maybe immorality, pero parang feeling mo na parang gusto ko naman talikuran pero hindi ko talaga magawa, di ba? The thing about oppression or bondage kasi, alam nyo, ang starting point po niyan is hindi mo naman talaga pinangarap na maging ganyan yung buhay mo, di ba? Hindi mo naman pinangarap na maging bitter ka na lang, laging, alam mo yun, yung parang marami kang galit sa buhay or you have this struggle with your life, right? The thing about oppression is this. It started with, or maybe out of curiosity or out of ignorance, di ba? Naalala nyo po yun, yung unang inalok ka ng barkada mo at pinressure ka na, hindi, wala naman mawawala eh. Di ba? Kung magbabarkada tayo, try mo isang shot lang, pre. Pero ano nangyari? Yung isang shot, naging dalawa, naging tatlo, naging lima, to the point na hanggang ngayon, parang feeling mo, di ba, parang, ay, hindi masaya yung birthday pag walang inuman. So, it started with out of ignorance, influence, or curiosity. Now, darating yung time, dahil hindi ko na ignorant, nagiging involved ka na. So, dahil pag involved ka na, ikaw na ngayon yung naghihayaya, oy pare, di ba, parang sama ka naman dito, ang KJ mo naman, di ba, parang wala ka. And I was like that before. Nakita ko kasi sa mga tito, tita, mga nakakatanda, di ba, no offense, na parang ang saya-saya nila. So, nung high school ako, curious ako, dumating yung time na parang feeling ko, ang cool. Now, dahil ikaw na yung parang cool, you're involved, ikaw na ngayon yung naghahatak. And little did you know, na darating yung time, out of ignorance, involvement, darating yung time, you'll be in prison to that bondage. Na gusto mong kumawala, pero hindi mo magawa. May bagong kanta, di ba? Or gusto mong bumait, pero hindi mo magawa. Kaya nga, ito po yung aaralin natin. How do we overcome this oppression or brokenness na meron tayo sa buhay? And the reason why we wanna talk about this guy, the demon-possessed man, not because meron kang sapi, pero I believe we can all relate to this man. It might be a different demonstration, but I feel like it's the same dynamic. And what's interesting about this book of Mark, alam nyo po, pag binasa nyo yung four Gospels, di ba, Matthew, Mark, Luke, and John, etong Mark, more than highlighting yung teaching ni Jesus, ang hinighlight niya nung sinusulat niya to, kumbaga parang action film to, parang Mission Impossible to, yung panonoodin mo mamaya. Na parang kung ano yung mga bakbakan na ginawa ni Jesus, di ba, yung healing, yung pinakain, eto yung pag-cast out ng demon possess, ganun po yung pagkakasulat ni Mark dito. Now, in verse 3, ito yung sabi, he lived among the tombs, night and day among the tombs, and on the mountains he was always crying out and cutting himself with stones. Imagine with me for a moment. Etong taong aaralin natin, sabi dyan, he lived among the tombs. And during that time po, yung mga sementeryo, pag nakatira ka sa sementeryo, it's something isolated. At sobrang malungkot po. Kasi ngayon sa atin, yung sementeryo, tinitirahan na, di ba? Pero sa time po noon, it's weird to live in the cemetery. Kasi yung mga tomb noon, nasa cliff siya, tapos merong kuweba. So there's this guy na nandun siya. So, ito po, kaya hina-highlight to ni Mark, is this. This guy is experiencing relational suffering. Kasi nag-iisa na lang siya. Yung dating pamilya niya, iniwan na siya kasi bakit? He was possessed. And not only that, night and day among the tombs, and on the mountain, he was what? He was crying. He was not only suffering yung ano niya, yung isolation, yung loneliness, yung relationship, but also he was suffering emotionally. Imagine, night and day, umaga hanggang gabi, ano daw ginagawa niya? Umiiyak, di ba? Daig pa yung newborn baby mo, di ba? Naiyak nang iyak, pero ito matindi to, hindi lang to yung iyak na parang umiiyak, pero ito yung parang nag yung ganon. Why? Kasi he was possessed by the devil, and hindi lang po yon. Sabi dyan, he was cutting himself with stones. So he wasn't experiencing relational suffering, emotional suffering, but he was also experiencing, could it be it's a mental or a physical? Bakit? Ang hirap-hirap na nga ng pinagdadaanan niya, pero nagka-cut siya using the stone. Now, imagine with me for a moment. Maybe hindi tayo demon-possessed, pero we are suffering physically,
emotionally, socially, mentally, or I don't know. Could it be that those things na pinagdadaanan natin ay yung mga bagay na nag-o-oppress sa atin, kaya tuloy feeling mo ngayon sobrang broken ka? That's why I'd like to ask you this question. Ano yung mga pasakit, hinagpis, at hadlang upang maging masagana ang buhay Kristiyano natin? If you could be honest enough today, if you claim to be a Christian, a follower of Jesus Christ, and you would want to experience a fruitful and prosperous life, ano kaya yun sa buhay natin na parang feeling mo as much as you want to embrace this fruitfulness and prosperity in Christian life, pero it seems like may mga pasakit, may mga hinagpis, may mga hadlang upang ma-embrace mo yung destiny hinanda sa iyo ng Panginoon. Ano kaya yun? Isipin mo ngayon. Start praying, Lord, ano nga ba itong tinanggap ko lang na ganito na ata talaga ako? Why? Kasi ang desire po sa atin ng Panginoon is to renew you and me. So ano yung mga bagay sa buhay natin na sinukuan mo na parang feeling mo hindi na ata itong magbabago? Ganito na ata talaga ako? Ganito na ata talaga yung asawa ko? Ganito na ata talaga yung anak ko? Ganito na ata talaga yung buhay na mangyayari sa akin? Kaya siguro relate na relate tayo dito sa pag-aaralan natin. Bakit? Ito yung nangyari doon sa demon-possessed man. Verse 3b and 4, sabi dyan, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. So imagine, nagsasuffer na siya sa relationship niya, sa emotion niya, sa mental niya, sa physical niya, and there was a moment in his life, siguro ini-imagine ko lang po, yung mga kaibigan niya, yung mga kabarangay niya, yung mga kapamilya niya, tinutulungan siya. Iniisip ko lang siguro, hindi ito nangyari overnight na bigla siyang, alam mo yun, sinapian and all that. Bakit? Sabi, there was a pattern wherein they were trying to help this man. They were trying to control him. But at this point, nung chine-chain na siya, kumakawala siya. And let me tell you this, it's a reality. Pag ang isang tao po na possessed ng demonyo, talagang lumalakas. Last Friday, we had this victory weekend. Not to scare you, but I want to encourage you. Last Friday, we had this victory weekend. And victory weekend is a two-day retreat wherein if you want to bring your relationship with Jesus Christ to the next level, I'd highly encourage you to join, to participate. So, nung pinag-usapan po yung cross, there's this woman. Suddenly, she started shouting, crying, and all that. So in short, tag-manifest po. So dinala siya dun sa pantry natin dito. Tapos dahil mga volunteer yung nagdala, nagtawag dun sa office namin ng, oh, kailangan ng pastor. So ako, nakupo po ako dun, nag-work ako. Tapos katabi ko si Pastor Daniel. Tapos yung alam yung nagmamadali yung admin staff. Sabi, pastor, kailangan po ng pastor dun sa taas kasi meron pong nag-manifest. Alam yung parang haras siya, kabado, and all that. So, ako naman, parang alam yung feeling na, kinabahan na ako, parang ito, this is it. Parang ito pala yung sitwasyon na yun, di ba? Parang ito pala yung napapanood ko sa pelikula. Tapos, si Pastor Daniel, dahil sanay na siya, dahil ang dami niya nang nakasout and all that. So, siya yung talagang nilapitan ng admin. So, ako ganyan, iniisip ko, sige, kaya na ni Pastor Daniel yan. E biglang sabi niya, Brian, gusto mong sumama, gusto mong makita? Tapos in my mind, parang alam mo yung nag-hesitate ako, teka lang, may ginagawa ako, gusto kong mag-excuse, or parang, ano kaya mangyayari doon? Baka alam mo yun, magkakasautan and all that. So basta naglaro-laro yun sa isip ko. Pero sabi ko, sige, parang in my mind, lalaki ako, matapang tayo, may Jesus tayo, let's go, let's do this. So make a long story short, umakit kami dito, as in, sumisigaw po ko, nandito kayo last Friday, as in, rinig siya, nandun sa pantry, pero rinig yung sigaw niya dito, tsaka dun sa assembly hall, tsaka sa baba. Tapos hinahawakan siya talagang nagpipipiglas, ang lakas. Pero nung pagpasok namin doon, the girl said, no, don't come near. Pero what I like what Pastor Daniel said, he was just so calm and all. And you know what, sabi ni Pastor Daniel, in Jesus' name, come out. And after how many minutes? 10 minutes, 15 minutes. Biglang si girl, munti ko masabi yung pangalan niya. Biglang sabi niya, ano pong nangyari? And all of a sudden, she's okay. And the point of sharing that is, yun po yung reality ng oppression. Now, here's my point. Maybe sa atin, it's not a spiritual oppression,
Pero it's a sin pattern wherein gusto mo namang kumawala pero control ka ng sin na yan. Gusto mo namang talikuran pero hindi mo matalikuran. Alam mo yung pag nasa bahay ka, pag nakaharap mo na yung computer tapos nag-iisa ka, di ba, nagkaroon ka ng commitment kay Lord na I'm gonna be pure and holy, pero pag nag-pop up na yung mga link, parang for some reason nag-i-struggle ka. Pag nakaharap mo yung kaaway mo, alam mo naman, di ba, sabi ni Jesus, love your enemies. Pero parang for some reason, in your mind, parang gusto mong patayin sa sobrang galit mo. And the list goes on and on and on. And what's happening is this, yung mga bagay na yon, it's oppressing you. That's why you feel so broken today. And I hope, wag nang umabot yung time na darating yung time na no one could bind you anymore. Yung hindi mo na makontrol yan, to the point na hindi ka na mapagsabihan. But here's my good news for all of us. In verse 6, sabi dito, and when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him, and crying out with a loud voice, he said, what have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me. This is something interesting. You know why? May sapi siya. And this demonic spirit is consistently rebelling against God. Pero anong ginawa niya? Pwede naman siya mag-run away, di ba? Uy, andiyo na si Jesus, tara, layo na tayo and all that. But he ran towards Jesus. At hindi lang yun. He bowed down before him and he declared who Jesus is. Sabi niya, you are Jesus, Son of the Most High God. Hindi lang po yun, nag-pray pa siya. Bakit, anong sabi diyan? I adjure you by God. To adjure is to implore, is to ask earnestly. Ibig sabihin, huwag mo po akong itorment in Jesus' name. Matindi tong demonyo na to, nag-pray pa sa kanya, di ba? By God. Why? That word torment, basically dahil alam ng mga demonyo, mga taning, yung eternal damnation na nag-aantay sa kanila, he was praying to Jesus. But this is a crucial or a tricky prayer. Why? He knew Jesus but he's not willing to submit to his authority. Bakit? Sabi niya, huwag mo akong itorment. Eh, ba't mo ginagawa yan dito sa tao na to? And I think this is a good reminder for all of us. Sometimes, alam naman natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Nababanggit natin, in Jesus' name, this will happen to me. Pero ano kayang klaseng prayer yung pinagpipray natin kay Jesus? Is it a prayer that is submitted to His authority? Is it a prayer that acknowledges His authority? I think it's a good question to ask ourselves. Ano ba yung pananaw natin kay Jesus? Is He the kind of God that we can control? Is He the kind of God that we can command? Imagine, itong demonyak na to, gumagawa ng issue dun sa barangay nila. Hindi na siya makontrol, pero nung dumating yung presensya ni Jesus dun sa lugar na yon, all of a sudden, there was an order. And this guy who was wailing and creating an issue and all that, all of a sudden, he bowed down before Jesus. And when I think about that, minsan ganun din po sa buhay natin. Pag pumasok si Jesus sa buhay natin, hindi lang na dinedeclare natin si Jesus siya, pero may authority siya. I believe it brings order to our life. You know why? Because Jesus' authority is exercised on the things that are seemingly out of control. Alam naman natin that God is in control, right? Pero minsan parang sa buhay natin, parang feeling mo na parang bakit ganito? Hindi ko na makontrol, hindi ko na maayos, hindi ko na mapag-connect-connect yung dots ng buhay ko na parang ngayon na-oppress ka na, you feel so broken, you feel so stressed, you feel so burdened, you feel so anxious about the things that's happening in your life. Could it be that we fail to understand and embrace the authority of Jesus Christ? Parang ganito po yan. Naalala niyo po yung nag-aaral kayo, di ba? Yung, di ba minsan pag bagong pasukan, magpapasukan na, di ba? Ako magpapaaral na ako ng anak next. Ako on Tuesday, first day nila sa school. Alam niyo po yung mag-election kayo ng class president? Pinagdaanan niyo ba yun? Uy, konti lang. Okay, so doon sa mga hindi, pwede kayo mag-aral ulit para mapag-experience nyo. But seriously, alam niyo yung dahil medyo pasaway po ako nung estudyante, kami ng mga barkada ko, ginagawa namin, nagkakaroon kami ng mga mini-meeting. Ito yung gawin natin presidente. Pinipili namin yung magiging presidente, hindi dahil capable siya of leading us, pero dahil kaya naming utos-utusan siya.
So, gawin na, ito, boto natin, di ba? Okay, I nominate this guy to be the president. So, fast forward, yung president, di ba, parang alam mo yung feeling na pag naging president ka, tapos pasaway lahat ng classmate mo and all that, parang alam mo yung stress level na parang sumisigaw ka na, galit ka na, pero hindi mo makontrol yung classmate mo. Why? Authority is best illustrated and not explained. Sinabi mo na na, I'm the president of this room, pero parang wala pa ring order, right? Pero alam mo yung ang gulo-gulo, pero pag dumating na yung pinaka-favorite teacher nyo, yung pinaka-strict, pag dumaan lang, nakita mo lang yung anino sa corridor, parang for some reason, nandiyan si ma'am. Tapos biglang lalabasan ng libro, di ba? Parang, tapos pag tatayo kayo sabay-sabay, good morning, Mrs. Santos. Di ba? Parang ang pa-plastic nyo. Di ba? Alam yung feeling na ganun? But for some reason, because I remember back then, we knew the authority of our teacher. She doesn't need to explain her authority, but she just need to exercise and illustrate her authority. When she says a word, all of a sudden, kahit ayaw namin ng quiz, di ba parang mapapalabas ka ng 1/4 lengthwise, or crosswise, or 1/2, or I don't know, right? And when I think about that, ganun din po yung authority ni Jesus nung dumating siya dun sa picture. Hindi niya kailangan i-explain dun sa demonyo, ako si Jesus, I'm the Son of the Most High God. I'm part of the creation. I'm the beginning and the end. I'm the Alpha and the Omega. He didn't. Nung dumating lang yung presensya niya, all of a sudden, there was an order, and this demoniac acknowledged that he is Jesus, biglang naging okay yung lahat. Kaya nga, ito po yung tanong. Could it be yung mga bagay sa buhay natin na out of control ngayon, baka hindi pa submitted yon sa authority ni Jesus Christ? Yung sa idea ng salvation, submitted ka na. Pero yung finances mo, gusto magkaroon ng breakthrough. Pero baka hindi kasi si Jesus yung Lord and Master sa finances mo. Yung marriage mo, parang as much as you want to, alam mo yun, fix the marriage, lahat na, tinry mo, counseling, couples getaway, and all that. Could it be that the issue is not those things, but it's acknowledging that Jesus is the authority on that marriage? Hello to the parents here. Can I just talk to you? I felt like sharing this. Sometimes, di ba, parang we want to practice our authority to our children. And many times, I'm guilty of this. Ano po yung ginagawa natin? Tinatakot natin para sumunod sa atin. Di ba? Okay lang po ba, tigilan natin to yung, uy, may mumu dyan. Di ba? Or, uy, yun yung police, dari ka, uhulihin ka. So ngayon, ikaw growing, parang for some reason, may mumu, ayun yung police, takot na takot ka, di ba? Parang, para lang sumunod ka sa magulang mo, parang they would inflict fear. Or maybe not fear, punishment. Di ba? Parang, pag ikaw hindi sumunod sa akin, pag bilang ko ng tatlo, isa. Tapos mabagal po yan, di ba? Dalawa. 2.5. 2.75. Di ba? Para lang sumunod. They would inflict punishment. Or maybe, alam mo yun, minsan iba-bribe. Diba yung parang, oh anak, sige, mag-gadget ka na para kumain lang. Hello? And don't get me wrong, but sometimes we would try to impose our authority with those things, diba? Pero if we want to fully impose our authority, alam niyo po kung anong magandang gawin para makontrol mo yung anak mo? The best way is to teach them the fear of the Lord. The best way that we can parent our children is to understand that we have a better parent in heaven. Okay lang po ba yun? So, alisin na po natin yun, okay? Medyo may hugot lang ako kasi pinagdadaanan ko rin siya. But seriously, now here's my question. Ano yung mga kailangan mo ngayong isuko kay Jesus? Ano yung mga kailangan mo ngayong isubmit under His authority? So that there will be control, there will be order in your life. Finances, relationship, maybe your business. Yung tax, nahirap kang bayaran kasi feeling mo, di ba, parang saan ba mapupunta to? Baka naman nakokorrupt lang to ng government. Hello? Yes, they are in authority, pero I believe si God is in authority, in better authority. So it's between you and the Lord. Tuloy po natin. Now here's what happened in verse 8. For he was saying to him, come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, what is your name? He replied, my name is Legion, for we are many. And this is, alam mo yun, nung binabasa ko po ito, sobrang na-blown away yung mind ko. Bakit? Yung word po na Legion, it represents
almost 6,000 Roman soldier. Yung term na ginamit dyan ni Mark. So it could be figure of speech, figuratively, or sobrang literal siya na ganun pong karami yung sapi ng tao na to. And it doesn't start na, oh, ganun karami kagad yung issue niya. It started with what? Patikim-tikim, paisa-isa. Issue dito, hanggang sa dumami na. And here's what happened in verse 10. And he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside. So ito, nag-uusap sila. Siguro itong mga evil spirits ito, nakikipag-haggle talaga kay Jesus. Diba? Sabi niya, oh, huwag mo na kaming paalisin dito, pero nandun yung baboy. Bakit? Anong kinalaman ng baboy dun, di ba? Parang sa Israel, di ba? Parang it was an unclean thing. Pero ito pong lugar kung nasaan si Jesus, it's a Gentile place. Ibig sabihin, yung business po dito, marami pong piggery. And yung number po, I think it's 2,000 pigs. So what happened was this, inalaw ni Jesus, send us to the pigs, let us enter them. So he gave them permission and the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd numbering about 2,000 rushed down and steep and banked into the sea and drowned in the sea. And maybe you're thinking, it doesn't make sense, right? Parang umalis dun sa lalaki, pumunta sa baboy, tapos anong ginawa sa baboy? Nilunod lahat ng baboy. At hindi lang isang baboy, 2,000 baboy. Marami pong possible interpretation, but can I just present this? Why? Etong demonyak na to, na napossess ng demonyo, he was isolated, no one cares for him, he was broken, he was possessed, to the point na wala na yung value niya. Pero during this time, sa lugar po ng mga Gentile, ang pinaka-valuable, itong business na to. Itong baboyan. And itong 2,000 number of pigs, it's worth niya before, it was million of pesos. And when I think about that, ganun pong kalakahalaga yung value ng tao na to kesa sa value ng mga baboy na to. Ang nangyari po, ang daming nagalit kay Jesus. Bakit? Nalugi yung negosyo. 2,000 baboy, di ba pag dumadaan ka sa C5, sobrang amazed na amazed ka pag yung mga baboy nandun sa truck. Pero ilan lang po yun? Mga 30 lang po yun. Pero imagine, 2,000 nagtatatalon doon, nag-swimming, tapos nalunod. And it was the evil spirit who made that. Kaya galit na galit yung mga tao doon kay Jesus. Pero ang sinasabi po ni Jesus dito, mas mahalaga to. Ito, wala na kayong pakialam dito, iniwan nyo, hindi nyo na minahal, pero ito, importante siya sa akin. Now, the next verse, ito yung nangyari. Verse 14, and the herdsmen fled and told it in the city and in the country, and the people came to see what it was that had happened. So, ang nangyari po dito, dahil sa nangyari na yun, naging trending yung story. Ang daming shares, ang daming likes, ang daming comments. Uy, nabalitaan mo ba yung ginawa ni Jesus? Yung evil spirit dito, pinapunta niya sa mga baboy. So, yung buong barangay po, they wanted to see what happened. So, they went to this place now. In verse 15, ito yung nakita nila. And they came to see Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed in his right mind, and they were afraid. If you're following the story, ito yung guy na wala makakontrol, sinasaktan yung sarili niya, who's experiencing different types of suffering, but because he had an encounter with Jesus, dahil nakilala niya si Jesus, what happened is he was sitting there. All of a sudden, there was peace. Hindi lang yon, he was clothed. Before he was naked, there was shame. But now there's this protection. There's this guarantee, there's this assurance. At hindi lang, he is in his right mind. Nasa tamang pag-iisip na. He was in the hopeless and helpless situation, but he experienced not just the authority and but also the power of Christ. Therefore, it saved him. Na-cure po siya, na-solusyonan siya. That's why here's my next point. That Jesus' power is experienced on the things that are seemingly out of solution. Kung kanina sa buhay lang po natin na mga out of control yung nag-o-oppress sa atin, and maybe hindi kayo makarelate doon, pero ngayon naman, maybe it's out of solution, out of cure, maybe it's sickness,
It's disease. And you feel like parang wala na. Wala nang makakatulong sa akin. Hindi na ata ako gagaling. Just like this guy that we're talking about. But because of the power of Christ, imagine, he just said the word, get out, go to the pigs. And then all of a sudden, this guy, he was in his right mind, he was clothed, and he was sitting with Jesus. He experienced the power of Christ. And when I think about that, ano kaya sa buhay natin? Yung parang feeling mo, wala nang solusyon. Wala nang cure. Wala nang lunas. Can I just tell this? In Jesus' name, there's healing. In Jesus' name, there's provision. In Jesus' name, there's restoration. In Jesus' name, there's power. In Jesus' name, there is deliverance. Because there is power in the name of Jesus Christ. And if you would want to experience that power, keep on declaring, keep on believing, and keep on holding to that name. You don't just embrace His authority, but you also see and declare that this God na merong authority sa buhay ko, He has the power to enforce His command, His promise, and His word. That's how powerful our God is. Alam po ba natin yun na ang Diyos na sinasamba natin, He is the Almighty God. He created the heavens and the earth na yung pinagdadaanan natin, katiting lang yan. In the snap of His finger, He can cure you. He can help you. He can solve your problem. But here's the thing about authority and power. Diba? Pwede namang gawin na lang tayong robot ni Lord, diba? Nung nagkasala tayo, sige, I'm authority, may power ako. Okay, ayusin natin lahat. Ikaw, baguhin na, ganyan, 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 ganyan. Pero hindi niya ginawa yun eh. Pwede namang i-enforce niya na maging okay na lang lahat ng tao, mawala yung issue, mawala yung mga problema. Pero isipin niyo po kung bakit hindi. Why? Kasi meron isang attribute na bilang tao tayo, gusto niya ma-experience natin. Alam niyo po kung ano yun? Yung pagmamahal ng Panginoon. Yung love niya, yung mercy niya, yung compassion. You know why? Kung pupuntahan po natin yung chapter 4 ng Mark, before the story, and this is very essential in this story dito sa demon-possessed man, sabi dyan, on the day when the evening had come, He said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they look Him with them and in the boat just as He was, and the other boats were with Him. During this time, there was a revival dun sa miniministeran niya. Sobrang libo-libo po yung tao, sobrang sikat na sikat si Jesus. Pero sabi niya, wait. We need to go to the other side. Now, in the next verse, ito po yung nangyari. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so the boat was already filling, but He was in the stern asleep on the cushion. And they woke Him and said, Teacher, do you not care that we are perishing? Ito pong story na to sa Mark 4, this was the time, kasama ni Jesus yung mga disciples niya, naglalayag sila papuntang kabilang side, wherein merong isang bagyo, to the point na malulubog na sila at malulunod sila. And what we need to understand, yung kasama po ni Jesus dito, mga fishermen to. Ibig sabihin, magagaling tong maglayag. Pero at this point, they were afraid. They were in fear to the point that they questioned Jesus. Jesus, do you care? Namamatay tayo, natutulog si Jesus. Relax na relax, imagine that. And here's what happened. And He awoke, rebuked the wind, and said to the sea, Peace, be still, and the wind ceased, and there was a great calm. Imagine, He could have settled there
in the place where he was performing signs and wonders, revival, parang nasa Mowari na siya, nag-healing, nag-preach and all that. And all of a sudden, he went to Cavite wherein may bagyo, may flood, to the point na lumubog na sila, na parang hindi na, ang lakas ng ulan, huwag tayo pumunta dito. Pero sabi ni Jesus, peace, be still. Why? Because in Jesus' mind, the very reason I'm going to that place and I'm bringing you with me, because there's this one person that I care. That there's this one person na sobrang importante sa akin. And ramdam ko yung suffering niya. Ramdam ko yung hinagpis niya, yung pasakit niya, yung paghihirap niya sa buhay. And the very reason I'm gonna visit him, because I'm gonna show my love, my mercy, and my compassion. Na parang feeling ng tao, wala nang pag-asa sa kanya. Pero dahil sa gagawin ko, magkakaroon ng pag-asa sa kanya. That's why here's my last point, that Jesus' compassion is extended on people who are seemingly out of reach. Hindi lang yung out of control, out of cure, out of solution. Pero yung parang feeling mo, nilimot na, kinalimutan na ng kahapon. Yung mercy at compassion ng Panginoon natin, sasadyain niya yung tao na yon para lang ipakita sa kanya na mahal niya yung tao na yon. And I like what Augustine said. Sabi niya, God loves each of us as if there were only one of us. Yun po yung mercy, yung love, at yung compassion ng Panginoon para sa akin. Yung pagmamahal niya para sa akin, yung pagmamahal niya kay Pastor Fidel, kay Pastor Manny, kay Miss Joy, it's as if isa lang yung taong minamahal niya. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, sobrang mahal po ng Panginoon. He cares. He's compassionate. Paano niyo po napatunayan yon? When He died on the cross. Isaiah 53, 4-5, sabi dyan, surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed and for our iniquities. The cross of Christ is the ultimate display of God's love for you and for me. And that's the very reason we can enjoy His authority and power. Bakit? Ito po yung foundation ng authority niya at power niya. Gagawin niya yon ng may pagmamahal para sa iyo. He's not gonna force you para baguhin yung sarili mo. Hindi niya ipipersahin na, ikaw, ang kulit mo talaga, amin na nga yung issue mo na yan. No. But He's gonna love you to tell you na meron akong authority sa'yo, meron akong power para baguhin ka. Yun po yung pagmamahal na meron ang Panginoon para sa'yo at para sa akin. And what's interesting, etong demon-possessed man, he was naked, he was alone, and he was cutting himself. That's why he was oppressed. Pero ito pong si Jesus na wino-worship natin dito nung namatay siya sa cross, he was alone, he was also naked, there was shame, and he was also cut. Pero it's not because for further oppression, but it brought deliverance for you and for me. It was a foreshadowing of what is to come. Yung nangyari sa demon-possessed man, it's almost like it happened to Jesus. Pero, it's for your freedom. It's for your deliverance. Can we all stand? We're gonna take time to pray. I believe the grace of God is here this afternoon. I just felt like in the spirit, there are things in our life na gustong i-release sa atin. Ang Panginoon, kumbaga gusto niyang alisin. You've been carrying it. Dala-dala mo siya, maybe nung bata ka pa, na to the point na hirap ka na, nagsasruggle ka, nagusto mo ng talikuran. And the Bible tells us today, if you hear His voice, do not harden your heart. He's gonna give you a heart of flesh and He would remove that callous heart. That's why with all heads bowed and eyes closed. Today, I believe, Jesus wants to break those chains na meron ka. Ano man yung mga bagay na nag-o-oppress sa'yo, nagbabind sa'yo, nagpapahirap sa'yo. Maybe it's in the area of relationship, finances, in your health. If that is you, with all heads bowed and eyes closed, and you're declaring today in Jesus' name, I am free, I am gonna be delivered because I know there's power in Jesus' name.
can you raise your hand so I can pray with you? And we're going to declare it today. Amen. Amen. Lord, you see the hands of these people, Lord. Lord, even right now, in Jesus' name, we command whatever chains, Lord, that's stopping them, that's holding them back, Lord, I pray that you would free them, Lord. I pray that you would release them, Lord. Thank you, God. Because your grace is sufficient for all of us. Because your power is made perfect, Lord, in our weaknesses, Lord. And I thank you because there's now no condemnation for those who are in Christ, Lord. So here we are as your people, Lord. We embrace and we want to experience that power that would free us, Lord, from any form of bondage, Lord. Maybe it's immorality, Lord. We repent from those things. Maybe it's addiction, Lord. Lord, we repent. Maybe it's gossiping. Maybe it's lying. Maybe it's cheating, Lord. We repent. Maybe it's bitterness. Maybe it's anger. Maybe it's unforgiveness, Lord. We repent from those things, Lord. And here we are standing in your presence, Lord. Thank you, God, that you are renewing us, that you are changing us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Can we give God praise? One last group of people I want to pray for is this. Maybe you never made this decision yet. Hindi mo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior. And you felt like yun yung kailangan, yung first step. And if that is you, nandito ka ngayon, you just need to make that decision. You want to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And we always do it here sa 3 p.m. po. Mahaba pa yung time natin. Nag-aalat po talaga tayo ng time. Kasi we value lost people. That's why with all that's bowed and eyes closed. Kung nandito ka po, you want to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, alam mo lang na nangungusap sa iyo yung Panginoon. And alam mo lang na kailangan mong tanggapin si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas, bilang Diyos. Can you raise your hand so I can pray for you? If that is you, yes. God bless 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 you. God bless you. Can we give these people a hand? I believe it's God who's ministering to them. Dun sa mga nagtaas po ng kamay, okay lang po ba? Anyanyahan kayo, lapit po kayo dito sa harap. As a bold step of faith, I wanna see you face to face. I wanna pray for you. Naniniwala po ako na ito po yung hinanda ng Panginoon na araw para sa inyo, na para tanggapin siya. And can we give these people a hand? Come on, don't stop. We want to celebrate with them. The Bible says, if there's one sinner who repents, there's rejoicing in heaven. Come on, don't stop, don't stop. Thank you, Jesus. Maybe hindi mataas yung kamay mo, it's okay. Just come here in front. God bless you po. Sa mga lumapit sa harap, can you look up here? God bless you, and indeed your life will never be the same again. Hindi na po magiging katulad ng dati yung buhay nyo ngayong araw na to. Naniniwala ako dahil si Jesus sinatanggap nyo po sa puso nyo. Siguradong ako na si Jesus po ang bahala sa inyo, at mas mararamdaman nyo at mas makikita nyo kung gaano kabuti, gaano kaganda, at gaano kalawak yung pagmamahal niya para sa inyo. Can you just pray with me? Just repeat after me and put this prayer into your heart. Sundan niyo lang po ako. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo para sa akin, na pinadala mo ang nag-iisa mong anak, si Jesus, para pagbayaran ang kasalanan ko. Ngayong araw na to, natanggap ko si Jesus sa puso ko bilang Diyos, tagapagligtas ng buhay ko. Tulungan mo po ako na talikuran ng kasalanan at mamuhay para sa iyo lamang. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, thank you God for this group of people. I thank you God that you would seal the salvation that they have experienced this afternoon. Show them, Lord, the greatness of your love and your mercy, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Can we all lift our hands as we end in prayer? I want to bless all of us. Lord, thank you God for this afternoon. I pray that even as we go back to work tomorrow, go back to our homes later, I pray that you would always remind us that in Christ, we are free, we are delivered, Lord.
And Lord, thank you because knowing that you have the authority and power over our lives, Lord, walang anumang bagay, pangyayari, or sitwasyon sa buhay namin na mag-o-oppress sa amin, Lord. We're gonna embrace the freedom that you have given us, Lord. And the very reason we can embrace this because yung motivation po is yung pagmamahal mo para sa amin, Lord. So here we are, Lord. I pray that as a church, use us to be the salt and the light of this world, Lord. Gamitin mo po kami upang tumulong sa mga taong oppressed, broken, nakakulong sa kasalanan, Lord. Because na-experience namin yung pagmamahal mo, gamitin mo kami na i-share namin to sa taong nasa labas, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.